Magandang buhay po sa lahat, mga kaibigan. Gusto ko lang pong i-share yung aking luya at banana farming. Every Saturday po, ito po yung aking libangan ang magpunta po dito sa bukid. Kumustahin po natin yung ating mga luya. Ngayon pong January, sila po ay nasa 9 months na. After 9 months, ay tignan nga natin kung pwede na silang hukayin at kung pwede na rin silang ibenta. Gusto ko pong i-share kung ilang kilo po yung kinalabasan sa bawat puno ng ating luya. Update ko po kayo kung magkano po ang bilihan ng luya dito sa aming palengke. Pero bago po yung update ng mga luya ay gusto ko rin pong i-share yung aking 11 months old. Dito po kasi sa aking bukid ay hindi ko po lahat natamnan ng luya. Kaya yung ibang part ay tinamnan ko po ng saging. Kaya lang, yung saging ko po dito ay iba-iba pong klase. Kung ano lang po yung aking makuhang binhi, yan, pinagtabi-tabi ko na po lahat. After po ng 11 months ay meron naman po akong nakukuhang kapalit ng aking pagod. Kaya lang, pagdating po sa pagbubukid pala ay kailangan po ng sipag at tiyaga. Kasi kung hindi po tayo masipag, ay hindi rin po tayo bibigyan ng biyaya ng ating mga itinatanim. Sa mga nagdaang araw, ako po ay busy sa school kaya hindi po ako nakapunta ng mga ilang Sabado dito. Kaya ayan po, nahinog na po yung ibang saging na dapat ay tibain ko po noong mga nakaraang Sabado. Kung mapapansin po ninyo ay medyo malinis po yung ating bukid. Every 2 months po kasi ay nagpapa-spray po ako bilang kapalit po ng tabas kasi hindi ko na po maganapan na magtabas o magpatabas dito sa aking bukid. Kapag spray po kasi ang aking ginamit na pangtanggal ng damo ay isang araw lang po kaya pong isprayhan niya lahat. Yun nga lang ay medyo napansin ko parang maepekto po sa ating saging. Ano po, lalo na po yung maliit na pausbong po na suhi ng saging ay parang naapektuhan po yung kanilang paglaki. Sa atin naman pong luya, ito po yung ating update. Ito na yung mga luya natin after 5 months. After 7 months na po na yan, ay nagtry po akong naghukay ng luya at tinest ko po kung ilang kilo sa bawat puno. So hindi po pare-pareho. Yung iba po ay may 3/4, yung ibang medyo maganda, umabot naman po ng 1 kilo bawat puno. Itong klaseng luya na ito na kulay puti pa lang, actually mayroon pa po kasi itong ilalaki. Ito na po ngayon yung ating luya after po ng 9 months. Kung mapapansin po ninyo ay masukal na. So actually hindi ko na po pinalinisan kasi patuyo na po o papuntang magulang na po yung ating mga luya. Actually yung mga kasabayan ko ay sila po ay nag-aani na pero sa akin po ngayon hindi ko pa po pinapahukay kasi sa ngayon po ay mura po ang bilihan sa palengke. Aabot lang po ito ng yung bagsakan nila ay 25 pesos. Kapag nag-retail po sila, aabot lang po ng 35. So hindi po babalik yung aking puhunan kasi ang bili ko po sa binhi ay umabot po ng 40 pesos. So hintayin ko po, kaya ganyan lang po na masukal muna para hindi po matuyo yung ating pong mga luya.
Ngayon pong January, so 9 months sila, chinek ko po yung ating luya kasi baka sabi ko nabubulok. Kasi yung ibang kasabayan ko po ay may nagsasabi na nabubulok daw yung kanilang luya kaya napipilitan po silang magpahukay. So nung chinek ko po yung ating luya, eto, hindi naman po. Okay naman yung ating mga luya. So dapat hindi lang po ma-expose sa araw para hindi po masira.